Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa gross income. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa de minimis benefits. Actually, babasahin lang natin isa-isa yung mga items included in de minimis benefits na nga. Therefore, huwag tayong mag-expect ng sobrang lalim na discussion or theoretical concept. But rather, gusto lang po natin na basahin, siya'y mapag-usapan, at kahit papano, makapagbigay din naman ako ng mga simple mnemonics or techniques para mas maalala ninyo yung mga konsepto at numero included dito sa ating discussion. Kasi kung nandun ka na sa actual practice, ikaw na yung accountant at kausap mo yung ibang empleyado. Tinatanong ka nila, ano itong de minimis benefits, magkano yan? Hindi mo mas maganda, diretso mong masasagot yung konsepto at kahit yung mismong exactong numero. Okay? So magsimula na tayo sa textbook definition ng de minimis benefits. Sabi dito, those are facilities or privileges furnished or offered by an employer to his or her employees that are relatively small value and are offered or furnished by the employer merely as a means of promoting the health, goodwill, contentment, or efficiency of his or her employees. So basically, itong benefits na to ay nanggagaling pa rin naman kay employer, papunta kay employee. At yung benefits na to, kaya ang pangalan ay de minimis. Diba? Mini. Kasi they are relatively small value. Therefore, yung mga amount na to ay hindi naman kalakihan. At ginagawa ni employer yung pagbibigay na ganito kasi gusto niyang i-promote yung health, yung kalusugan ng kanyang mga empleyado, yung goodwill, yung magandang pagtingin nila dun sa kumpanya. Contentment para hindi na sila umalis at maghanap pa ng ibang kumpanyang papasukan. Or efficiency para masipagin sila. Kasi nakakakain, di ba? Kasi merong benefits. So yun yung mga dahilan. Kasi di ba totoo din naman, nakasali sa pagpapatakbo ng isang negosyo or magiging maganda yung business mo kung inaalagaan mo yung mga empleyado mo, yung mga tao, hindi yung palagi kang nakatingin ay sa customer at saka sa profit. Dapat pati dun sa internal business processes mo, dun sa mga empleyado, masaya din dapat sila. Kasi sila din naman ang bumubuhay talaga dun sa business. Sila yung kasama mo na nagpapatakbo nito. Therefore, paminsan-minsan, nagbibigay itong company or may mga company na nagbibigay talaga ng benefits na yan, ng de minimis. So, okay, next point, hindi po ito totally required ng batas, itong de minimis benefits. Ang ibig nating sabihin, kung sakaling ikaw ay empleyado na, huwag kang mag-i-expect na lahat ng pag-uusapan natin dito ay matatanggap mo as an employee. Hindi po. Di ba binanggit na nga, they are just provided or they are offered or furnished to promote this one. Merong ilan na nire-require pero hindi naman ganun kadami. Di ba? Yung about vacation leave, sick leave, hanggang lima lang. Pero ang mundo natin, okay, pwedeng they go beyond that. Di ba? Or let's say yung mga pabigas na mamaya pag-uusapan, dapat pa palaging nakakatanggap ang empleyado ng ganun. Di ba? Hindi naman. Okay, sa mundo lang natin, again and again, itong benefits na to, hindi siya required na ibigay ng employer, hindi nire-required ng batas, hindi sa lahat ng ito. Matata dahil nga gusto niya lang i-promote yung mga yan. Kaya huwag kang umasa na pag nagtrabaho ka, lagi kang meron ganito. Okay? So tumuloy pa tayo. Kung sakali naman na makatanggap ang isang empleyado ng de minimis benefits, ito ba ay taxable? The answer is no. Yun yung concept, di ba? Kaya may ganito eh. Diba? Kung sakaling ibinigay yan, kahit hindi required si employer at ibinigay niya, matatax ba yun sa point of view ni employee? The answer is no. Kasi sinabi na ng batas, they are tax exempt. Okay? At kung sakaling naman na more than the figures dun sa mga numbers na mamaya na pag-uusapan natin, will that be taxable? The answer is, it can be. Ganito lang yung rule, ano? Kapag ka hanggang dun sa amount, dun sa binibigay na amount, exempted yun. Kung sakaling maging more than that, hindi pa siya automatically taxable. But rather, isasama mo muna siya dun sa other benefits, dun sa ceiling na 90,000. Ang ibig kong sabihin, halimbawa, dito na lang sa letter K, kunwari 10,000 per year daw yung dapat na ibigay sa empleyado, ang ibinigay 15,000. Yung 10,000, siya yung exempt. Diba? Automatically, kasi nasa de minimis benefits. Yung kasobrahan, yung 5,000 dun sa 15, hindi pa siya taxable automatically. But rather, ihahalo mo dun sa other benefits. At dapat aabot siya ng 90,000
para maging taxable yung more than that. Pero kung hindi aabot, let's say sinama mo yung 5,000, pero kasama pa yung ibang other benefits, 70,000 lang in total for the whole year. Therefore, hindi pa din taxable. Okay? By the way, magkakaroon naman tayo ng computation doon para mas ma-appreciate. Ang punto lang natin, yung excess, pupunta muna doon sa 90,000. Kung sakaling more than sa 90,000 lahat ng excess, yun pa lang yung magiging taxable. Sige, magsimula na tayo sa pagbabasa ng mga items included in de minimis benefits. The first one is monetize unused vacation leave credits of private employees not exceeding 10 days during the year. And letter B, monetize value of vacation and sick leave credits paid to government officials and employees. May common sila, may pagkakatulad sila. Patungkol ito sa mga leaves. Ito nga lang letter A ay dun lamang sa vacation leave. Well, itong letter B ay patungkol sa vacation and sick leave. Okay? Ano pang pagkakaiba naman nila? Yan. So, dito sa letter A, it pertains to private employees, while sa letter B, it pertains to government officials and employees. So, ganito yung rulings. Ano? Kung alam nyo lang, pag nagtrabaho ka sa gobyerno, every month, nakakapag-ipon ka ng leave. Sick leave at saka vacation leave. At yun, kung sakaling ikaw mag-retire at hindi mo nagamit, pwedeng babayaran ka as part of your retirement, di ba? Parang minumonetize yung lahat ng iyong unused vacation and sick leave. So, therefore, walang tax yun. Okay, ang punto natin ganito, pwedeng kahit hindi ka pa mag-retire, pwedeng every year, sabihin mo dun sa employer mo dun sa gobyerno, pwede ko bang i-monetize yung hindi ko nagamit na leave? So, halimbawa, every month, nagkakaroon ka ng 3 days leave credits. So, hindi ka nagkaroon ng absent. Okay, sa buong taon, hindi ka nagkasakit, hindi ka nag-vacation. So, therefore, 3 times 12. So, meron kang 36 days na leave, di ba? Sabi mo, yung i-monetize. Meaning, i-convert mo na sa pera. Nasa halip na makuha mo, pag ikaw ay mag-retire na, ngayon mo na kukunin this year na habang nilatrabaho ka pa. So, yun yung sinasabing monetize value of vacation and sick leave. Ang tanong, will that be taxable? The answer is no. Kasi nga, under dito. Well, dito sa letter A, ang binabanggit lang ay ano? Vacation leave. Wala silang sick leave. Yun lang yung maaaring magbigay ng sick leave yung company at pwede siyang i-monetize. Pero, under ng de minimis benefits, ang in-exempt lang ay alin? Yung vacation leave. Hindi kasali sick leave. Di ba? Maliwanag naman yun. Okay? At ang sabi pa, meron silang limitasyon. Ilan? Not exceeding 10 days. So halimbawa, kunwari ganun din, mabait din yung kumpanya. 3 days per month ang ibinibigay na leave. So therefore, ang isang empleyado, merong 36 days sa isang taon. Ngayon, minonetize niya yung buong 36 days. Kunwari, pwedeng gawin yun. Kung ikaw ay government employee, buong 36 days, walang tax yun. Kasi walang binigay na numbers, oh. Di ba? Unlike dito sa letter A, kung ikaw ay private employees, hanggang 10 lang. So therefore, dun sa 36, yung 10 days exempted. Yung dagdag na 26, hindi naman automatically taxable, but rather nga, pupunta siya dun sa 90,000 na ceiling. So something like that. So what can we observe? Parang medyo sa pagkakataong ito, merong killing yung tax exemption sa mga government employees and official kumpara sa private. Diba? Tanggapin na lang po natin yun. Natural silang gumawa ng batas. Diba? Mga Congress, alam naman natin kasali rin naman sila dito. Anyways, okay? Ito pong 10 days, hindi din yan required ng batas na dapat ng isang private entity ay magbigay ng 10 days na vacation leave. Ang pagkakala ko ay hanggang 5 lamang kapag ay regular employee. Pero kung sakaling more than that ang kanilang binibigay per year, di ba buti? Di ba? Sabi lang naman ay not exceeding 10 days. Kasi depende nga sa company na pagtatrabahuan mo Yung iba maraming magbigay ng leaves. Okay? So again, kuya po, na-monetize mo na pera mo bago ka pa mag-retire at kahit at the moment of your retirement, they are exempted, di ba? Okay? Kapag ka-government employees, ito naman hanggang 10 days lang. Okay? Para matandaan itong 10 days na to, mamaya as we move along, mapapansin po natin na puro 10,000 yung pinakang mataas na amount. So isipin nyo na lang, edit-end din siya. Okay? Then we move on with letter C. Rice subsidy of 2,000 pesos or one sack of 50 kilo rice per month amounting
to not more than 2,000 pesos. Actually, dito may option kung ano yung ibibigay. Pero pwedeng pera mismo, pambili mo ng bigas, 2,000. Pero maaaring hindi yung pera ang ibigay sa'yo as benefits, but rather, bigas mismo, 50 kilo of rice per month. Huwag natin i-expect na dapat nagbibigay sila per month. Hindi po, okay? Ang sabi lang, kapag ka 50 kilos ang ibinibigay, therefore, that will be exempted. Pero kung yung ibang company, 10 kilo, buwan-buwan, masaya ka na dapat, di ba? Pero kung 50 kilos per month, edi lalo kang mas masaya, isang sako kaya yun. Na ang sabi, pwede kang ibigay nga, or kasi, di ba, or rice subsidy, or 50 kilo of rice. So, maaalin. Pero syempre, kung ibigas ang ibinigay, dapat yung value niya ay hindi din lalampas sa 2,000. So, ibig sabihin, kung halimbawa, yung isang sako ng bigas, premium ang ibinigay, ang value nun 3,000 pesos per month. Therefore, yung 2,000 will be exempted, yung 1,000 will go to 90,000 ceiling, i-add mo dun. Dito naman, kung halimbawa pera binigay 2,500 per month, pambili mo daw ng bigas, yung 2,000 automatically exempted, yung 500 per month, sasama dun sa 90,000 ceiling na other benefits. Okay, so something like that. So pabigas, kasi syempre para hindi ko na umalis, automatically may kakainin ka na. Ano pa, anong gagawin natin? Para po ito'y maaalala. Ayan. So ngayon, kung mapapansin ninyo, 50 kilos yung rice. So isang sako, 50 kilos, 2,000. Pag yan ay dinivide mo, magkano yung isang kilo? Okay? Pag i-convert natin kasi 2,000, 50 kilo, lalabas yan 40 pesos. Hindi nga pag ganito na nga ang kilo ng bigas, di ba? 40 pesos per kilo sa madaling salita ang siniset ng gobyerno para sa pabigas mo per month, okay? Para maalala pa itong 4, kasi apat na letter itong rice, di ba? Itong rice subsidy. So yun, so maalala po kayo, katulad ng dati, kung gagamitin ninyo yung ating mga simpleng mnemonics. O, tumuli pa tayo. Daily meal allowance, so pakain na naman ito, for overtime work and night or graveyard shift. So ibig sabihin, pakain ito, meal allowance, pwedeng dagdag na pera or mismong pagkain. Nagbinigay sa'yo, hindi lang dahil nagtrabaho ka, hindi yung 8 to 5, hindi po dahil dun. Kasi nagtrabaho ka ng overtime. Kasi halimbawa, busy season, kailangan ka. So pinakain ka, okay? Overtime eh. O kaya ikaw ay panggabi. Para daw, at least naman, sobrang hirap na magtrabaho ng gabi, nasasacrifice yung tulog, pinapakain ka nila. Diba? Para may dagdag na benefits ka. Yun yung tinatawag na night or graveyard shift. Na basically nangyayari yan, itong panggabi, hanggang ikaw ay nagtrabaho ng alas 10, diba? Ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga. Yun yung tinatawag na night or graveyard shift. Na basically may add-on yun. Kung hindi ako nakakamali, 10% ng iyong basic salary yung dinadagdag nila. Pero hindi ito yun, diba? Ang sinasabi lang, kung sakaling yun yung duty mo, nag-overtime ka, or panggabi ka, graveyard shift, may pakain silang ibinigay, pwedeng pakain, pwedeng allowance, di ba? Pwede siyang hindi matax, hindi siya taxable. Kung sakaling yung value nun ay 25% ng basic minimum wage on a per region basis. So, ibig nating sabihin, hindi specific na amount yung ibinigay, but rather certain rate. 25% daw ng nung minimum wage, yeah? Kasi bawat isang lugar, isang region, isang bayan ay magkakaiba ng minimum wage, di ba? Kasi depende nga sa standard of living. So 25% nun, yung value nun, that will be exempted. Per day din ito, per day. Tatala rin per day. Per day ito, per kilo, di ba? Per kilo, ito naman per day. Bakit? Kasi lagi ka naman kumakain, okay? Paano naman makakalala itong 25% na to? Kasi baka mamaya malito ka pag tumagal. Pag ginawa ng multiple choice, alin daw yung ilan daw percent yun. Okay, para maalala ninyo, balikan niyo yung topic nga sa labor accounting, di ba? Yung overtime, di ba? Pagka mayroong premium, ano ang rate yun? Di ba kapag holidays, special holidays, regular holidays, di ba 30% yun? Pero kung regular days, ano yung rate? Di ba yung premium rate? Di ba 25%? So huwag mo nang ilayo. Dapat na mayroong salita dito na overtime. At ang overtime premium ay 25%. Yung meal allowance ay also 25%. Again, gawa-gawa ko lang po yun. Walang ganun sa totoong buhay. Okay? So para lang maalala, letter E. Uniform and clothing allowance at exceeding 6,000 per annum. And laundry allowance at exceeding 300 pesos per month. So dito muna tayo, ito sa mga pananamit, di ba? Yung isa'y paglalaba at yung isa'y yung mismong damit.
Ang nakalagay dito ay per-annum. Kasi syempre, hindi ka naman regular na nagpapalit ng damit. I mean, yung damit na binili mo, pwede pag-isang tao na yung gamit. While itong paglalaba, ay syempre, hindi mo yan isang beses lang ginagawa sa isang taon. Kaya maaaring ang ibigay nila ay per month. Again, gawagawa ko lang po yun, ano? Okay, so yun. So tuloy tayo, ano ang sabi? O yun daw pa uniform kung sakaling nagbibigay sila ng ganito. Pag 6,000 per year, it will be exempted. Again, kung sakaling 3,000 lang ang ibinigay sa'yo, magagalit ka pa ba? Huwag na, bakit? Hindi naman lahat ng company nagbibigay niyan, di ba? Yung iba nga, t-shirt yung pinopromote, yung mga dahisar nila, yung mismong damit na suot nila, binibili pa nila mismo dun sa kanilang pinagtatrabahuhan. Okay, so again, hindi to required, pero sakaling binibigay, at 7,000, 6,000 will be exempted, 1,000 will be subject to ano other benefits na 90,000 dun sa saving. Pero kung sakaling 3,000 ang ibinigay, automatically dahil nga hindi umabot, okay, it will be exempted. Di ba? So ngayon, paano natin maaalala yan? Bakit 6,000 yan? Kailangan mong bilangin yung mga suot mo pag ikaw ay nag-uniform. Di ba sabi uniform and clothing allowance? Halimbawa babae, ano yung mga suot? Diba? Rated SPG po ito, ano? So meron kang damit, isa. Meron kang sando, dalawa. At pangatlo, meron kang bra. O, tatlo na yun. Tapos pambaba, meron kang palda, nakasycling ka, at nakapanty ka. So therefore, 6,000. Kasi nga, 1,000 siguro, kada isang suot na uniform. Diba? Yun po yun. Okay, hindi kasali ang sapatos. Yan. So ganyan po ang mananda natin, kaya siya 6,000. Ngayon itong laundry, panlaba ito. Okay, ito sakaling ibinigay, pero sakaling wala, therefore okay lang, hindi po yan required. 3,000 per month. Ang technique ko dyan, ginawa kong per day. Para, kasi pwedeng araw-araw ka naglalaba eh. Meron bang ilang araw sa isang ano, sa isang buwan? Di ba 30 days? So 30 days sa isang buwan. So lumalabas na yung 300 pag dinivide mo sa 30 days is 10. Parang sinasabi nila, sa kada isang suot mo na damit, araw-araw may budget yan na 10 pesos. Okay? So 10 na naman, di ba? 10 na naman, no? Okay, galing o, hindi ang coincidente. 10 na naman, okay? So ngayon, bakit 10? Para mas maalala pa. So bukan mong pumili ng panlaba, yung powder. Depende sa brand, kapag ka-Ariel, 12 pesos. Kung pero kung isang ordinaryong Pilipino at ang bibili mo ay champion, di ba? 10 pesos yung isang sachet ng powder. Kaya 10 pesos siguro yung inalat nila na budget para sa de minimis benefit is small. Or kung hindi ka nagpa-powder, wala kang washing machine, isipin mo gagamitin mo bareta, magkano yun? 6 pesos. Eh pag naglalapa ka, meron kang chlorine, di ba? Ang chlorine, 2 piso gagamitin mo, alam naman piso lang, di ba? So 8 pesos na. Eh meron ka ding hinap. Hinap ang tawag sa lugar namin, dun sa kulay blue na panlaba. Yung nilalagay sa mga kilikili, pampaputi, pampatanggal yung kulay blue. Okay, ito 2 piso rin ang gagastusin mo dun. So sa madaling salita, pag naglaba ka ng uniform mo, yung bareta 6 pesos, yung chlorine 2 piso, yung hinap 2 pesos. So therefore, lahat-lahat talaga ng magagastos mo pag naglaba ka ay 10 piso. Paranda lang po yun, para maalala nyo na 300 pesos pa naman, i-convert mo na lang. Isipin mo na lang, araw-araw ka kasi naglalaba eh. Diba? So tumuloy pa tayo, letter G. Alala po kayo, maka-proceed yung ginagawa natin. Okay? Medical cash allowance to dependents of employees not exceeding 1,500 per employee per semester or 250 pesos per month. Okay? And letter H, actual medical assistance, example, medical allowance to cover medical and healthcare needs, annual medicine or executive check-up, maternity assistance, and routine consultations not exceeding 10,000 pesos per annum. So basically, patungkol naman yan saan? Sa health. O, kung sakaling may binibigay to promote the health of the employees and his or her dependent. Sa madaling salita, itong letter H ay patungkol mismo dun sa employee mismo. Kaya mas malaki, 10,000 per year. Okay? Samantalang itong letter G ay patungkol naman dun sa anak, dependent of employees. Kaya mas maliit. Diba? So una, 10,000 nga, pag wala kang maaalala, 10,000 yung amount. Okay? And basically, ito namang pagkakasakit, hindi din naman araw-araw na nangyayari or buwan-buwan na nangyayari sa'yo. Kaya siguro, ang ibinigay nilang amount ay 10 per year. Okay? 10,000 pesos per year. Okay? Ngayon, puntahan naman natin itong isang to. Okay? Ang sabi, 1,500 per employee per semester.
Meron bang ilang buwan sa isang semester? Malamang anim. Di ba? Kasi dalawang semester, di ba? Ang kaso sa college. So therefore, dalawa yan. So anim na buwan. Kaya ang sabi, 250 pesos per month. Huwag na po tayong malito dyan, iisa yan. 250 times 6, magkano ang amount? Okay? 1,500. Okay? Di ba ganun din? Per semester. Ay, anim na buwan yun. Okay? Kung sakaling pang isang taon, para ma-relate natin dito, lalabas yung 1,500, magiging siyang 3,000. Kasi may dalawang semester sa isang taon. Okay? Kino-convert po natin para maaalala. Okay? Paano maaalala, sir? Eh, isipin mo, dependent ito ng employee. Ang isang ordinaryong pamilyang Pilipino ba, ilan yung normal na anak? Tignan mo ang statistics at lalabas tatlo. Kaya malamang 3,000 per year yan. Again, pananda ko lang po yun. Bahala na kayo kung gagamitin ninyo. Ako kino-convert ko siya. Kasi pagka naman nagtanong ng ganyan, pwedeng nagpamimili. At saka tama ka din naman, di ba? 3,000 per year. So therefore, i-convert-convert mo na lang. Tandaan mo yung technique. Naka-per year lahat. Di maaalala mo na kung ano, kung magkano yung ibinibigay na cash allowance. So again, ito ay para sa mismong empleyado sa kanyang mga healthcare needs. Ito naman ay para sa kanyang anak. Hindi po yan required na ibigay, pero kung sakaling mayroon pagpasalamatan, di ba? At kung natanggap, hindi siya taxable. Kung more than pupunta ulit dun sa 90,000 na ceiling. Okay? Bago pa matax mo yung exit balon. Letter I. Gifts given during Christmas and major anniversary celebrations not exceeding 5,000 pesos per employee per annum. So basically, isang beses lang din naman nagpapasko, isang beses lang din naman yung anniversary, kaya nga anniversary. Kaya ang kanilang ginagamit ay per annum. Okay? Magkano yung amount? 5,000. Kaya nga madalas, kapag nagpapasko, ang binibigay sa mga empleyado, 5,000. Kasi diminished benefits, so wala yung tax. Yeah? Hindi na isa nasama dun sa 90,000 na other benefits, but rather, okay? Totally exempt. Ganun din kung sakaling may major anniversary celebration sila. Halimbawa, nagkaroon sila ng major 25 years anniversary. Yeah? So, silver anniversary. Therefore, nagbigay sa mga empleyado, matuwa sila. Or every year, nagbibigay sila halimbawa. Kung sakaling ang amount nun, in total, ay 5,000, okay? That will be exempted. Okay? Para siguro makontent sila. Para sa kanilang kaligayahan, di ba? Kaya nabibigay ka pagka Pasko, goodwill, ya? Okay? Nabibigay ka pag Pasko, tsaka anniversary. Ang tanong ko uling kasunod, sir, paano ko maalala yung 5,000? Ano yung technique mo? Di ba usually 10,000 per year? Kaya yan 5,000 kasi dalawa yung celebration. Christmas at tsaka anniversary. Okay, didinivide sa 2. O kaya siya naging 5,000. Pagpasensyahan niyo na po yun. Okay, o kaya tandaan mo, ang Christmas ay 25. Okay, December 25 ay may 5. No? Therefore, 5,000 yan. Bahala ka na. Now, let's move on with letter J. Okay? Employees Achievement Awards. Example, for length of service or safety achievement, which must be in the form of tangible personal property other than cash or gift certificate, or gift certificate with an annual monetary value of 10,000 received by an employee under an established written plan which does not discriminate in favor of highly paid employees. Ang dami namang requirement para ma-accept itong 10,000 na to. Okay, isa-isahin natin. Ang sabi, okay, merong ibibigay na award, achievement award. Okay? At yung awarding na yun ay walang discrimination na nangyari. Okay? Which does not discriminate in favor of highly paid employees. Meaning kahit yung mga pinakang mababang level, okay, na trabaho, halimbawa ay janitor, guwardiya, or kung sino mang maintenance, lahat ay applicable, or lahat, qualified, may pwede na mag-avail nitong benefits na to. Dapat wala daw discrimination. Kasi kapag may discrimination, na yung mga boss lamang ang makakatanggap, therefore, automatically, hindi siya diminished benefits. Hindi na siya mai-exempt. Okay, dapat walang discrimination. Yun yung una. Pangalawa, itong 10,000 na to ay hindi perang ibinigay. Hindi siya cash. Hindi rin gift certificate, kasi basically ang gift certificate ay pera din yan para gagamitin mo pambili, di ba? Sa point of view ng taxation, ano? Okay? Dapat ang ibinigay or yung natanggap ng empleyado in the form of tangible personal property. So maaaring yan ay ano, let's say appliances.
okay? Or mga groceries na daratso. Ang punto lang, okay? Hindi pera ang ibinigay, hindi din gift certificate, walang discrimination na nangyari, at ibinigay yun kasi meron kang achievement. Ikaw na empleyado ka. Dahil matagal kang nagserbisyo. Alam nyo ba na napakahirap niyan? Napakahirap maghanap ng isang kumpanya. Lalo-lalo kung bago ka pang magtatrabaho, di ba? Or nag-aaral ka pa. May experience nyo to, okay? Kapag kayo magtatrabaho na, dito ko na ba gustong tumanda? Ito na ba yung mga taong gusto kong makatrabaho habang buhay? Hindi lang pala pag-aasawa ang ganun, di ba? Pati katrabaho iniisip. Yung lugar na pagtatrabahoan mo, dito na ba ako? Yung iba nga, hindi sila nag-i-stay kasi doon sa mga high-paying jobs eh. Hindi lahat ganun. Yung iba, ang dahilan lang kung bakit sila doon tatrabaho, kasi doon malapit sa lugar nila. Yeah? Or doon kasi masaya eh. Di ba? Kasi nandun yung passion. Ang mundo natin, okay? Maaaring kapag ka ikaw ay kabataan, maghanap ka nang maghanap kung saan ka gustong magtrabaho. Then later on, one day, may isipan mo, dito na ako tatanda, dito na ako sa company na to. Okay? Mas maganda, mahanap mo siya. Hindi yung tipong magtatrabaho ka, iisipin mo, ay kahit saan na doon ako sa malaki ang sweldo. Okay? Mas maganda, habang mas bata ka pa, mahanap talaga natin kung saan natin gustong magtrabaho, kung saan natin gustong mas tumagal. Kasi sa totoo lamang, kasi ako naman na hindi na bago magtatrabaho, nakapag-share tuloy. Okay? Natutuwa ako palagi doon sa una kong pinagtrabahuhan tuwing nagkakaroon ng Employees Achievement Award. Yung mga length of service, kapag ka naririnig mo yung kwento nila, na nandun sila ng 30 years, ng 40 years, the moment na sila yung mag-retire, sila yung pinaparangalan, di ba? So pag pinakinggan mo, yung mga kwento nila, yung mga karanasan, habang nagtatrabaho, ay talaga namang maaantig din yung puso mo, di ba? Na parang kung iisipin mo, yun yung magtrabaho ka ng 4 na taon, 5 taon, di ba? Parang ang dami nang nangyari. Pwede sa pinagtatrabahuhan mo, ay ano ba yung ganong kahaba? Ano gano'ng pakalalim yung experience na pwedeng mangyari? Kaya emotional siya. So, umunto lang natin. Okay, achievement yun. Achievement yung pagtagal, kahit ka sa relasyon eh. Madaling ma-inlove, madaling makahanap ng maganda. Di ba? Ang mahirap ay yung mag-stay. Sa isang relasyon, yun yung 3 buwan, 2 buwan, ang dami nang nangyari. Imagine nyo pa yung mga magulang nyo, na halimbawa hindi sila naghiwalay, tapos senior na sila magkasama. Ano kayang struggle nun? Napapakita tuloy ako ano. Isa pa, halimbawa, yung mga matatanda. Kaya ako palagi, kapag ako'y pinukumpara halimbawa sa isang mas matanda sa akin professor, kasi sinasabi lang, mas magaling daw kasi bata. Parang ganun. Ako hindi pa din naniniwala, okay? Kasi yung sa akin, ano kaya ako, pag gano'n na ako katagal na nagtuturo, masipag pa rin ba ako? Di ba? Pag ano, 40 years na, 50 years na, halimbawa, ako talaga dito ako mag-i-stay, which I hope so, nagtuturo pa rin ako ng gano'ng katagal. Okay, so, ano kaya, ganito pa rin kaya yung eagerness ko na magbigay ng knowledge, o hindi na? Okay, kasi kaya sabihin mo, ikaw na yung idol nila, halimbawa, iba-iba pa din yung gano'ng nakatagal na nagtuturo, at iba pa din yung respeto ng mga naunang estudyante. Diba? Na baka mamaya, masipag ka lang ngayon, pero pag gano'n nakatagal, hindi. Kasi ang totoo nga, again, yung maging consistent ka, yung tagal, okay? Hindi naman yan sa matalino, hindi din naniniwala eh. Hindi yan sa pagiging matalino, okay? Hindi daw yung matatalinong abogado ang nanalo sa kaso, but rather yung prepared, okay? Therefore, consistency is the key. Yung mga consistent na tao, kaya kahit average ka, kung hindi ka tinatamad at tuloy-tuloy lang yung pag-aaral mo, at the end of the day, ikaw pa din ang mananalo kaysa dun sa genius mong ka-eskwela. Kasi hindi yun sa ganun, di ba? Sa consistency yun, okay? Ako nga, ang thinking ko dyan, gusto ko lagi every year, every time na pumapasok ako sa classroom, gusto ko palaging bago, nandun pa rin yung eagerness. Kasi dun mo makikita yung totoong professional, di ba? Hindi dahil motivated ka, kundi kailangan mo talaga kasing gawin eh. Kaya nga, again, bumalik na tayo sa discussion. Okay, ang length of service. Talaga para sa akin, okay, yung tagal na yan, that is really an achievement. Pero syempre, kung hindi ka masaya, umalis ka. Hindi wala pa rin sa tagal, nasa performance. Okay, so yun, so length of service is an achievement or safety. Again, 10,000 yung amount. Lagi nyo na lang tandaan, basta 10,000 ito, itong de minimis benefits na yan. Okay, yung pala yung maliit, 10,000 na lang. So letter K, last na po tayo. Benefits received by an employee by virtue of collective bargaining agreement or CBA and productivity incentive schemes provided that the total monetary value received from both CBA and productivity incentive schemes combined do not exceed 10,000 pesos per employee per taxable year. So ano bang muna itong productivity incentives?
Kasi maaaring yung kumpanya nagre-reward sila sa mga masisipag, productive na empleyado. So therefore, 10,000 combined daw, combined kung sakaling parehas meron ano. Therefore, yung pagtitigil na gano'n, dahil kung masipag, productive ka kasi, it can be exempted part siya ng de minimis benefits. Ano naman itong CBA, itong magandang pag-usapan? Collective bargaining agreement. Hindi po lahat ng kumpanya nga ay may ganyan. Kasi kailangan munang magkaroon ng union. Actually, ayaw ng mga employer na may union. Kasi nga, yung karapatan ng mga empleyado na pag-uusapan, no, nakakahirit sila dun kay employer. So, yun yung other side. Ano. Pero nasa constitution kasi, may pwedeng gumawa ng union ng mga manggagawa ang mga empleyado na nga. So, kung halimbawa mayroon yung kumpanyang pinasukan mo, o meron kayong union, di ba? So, ngayon, ano tong collective bargaining agreement? Nagkakaroon ng pagpupulong yung employer at yung employees na maaaring nandun ang DOLE, yung Department of Labor and Employment, merong ahensya ng gobyerno, at nagkakaroon sila ng bargaining. When we say bargaining, nagkakaroon kayo ng tawaran. Sasabihin halimbawa ng mga empleyado, ito ang gusto naming matanggap galing sa inyo. Libre yung pakape tuwing umaga, libre yung pandesal, taasan yung sweldo namin, bigyan nyo kami ng libre yung uniform, ang pondo lang natin. Doon inilalabas ng hinaing, ang hinaing ng mga empleyado. At syempre itong si employer, hindi naman yan laging oo. Sasabihin ni employer, hindi namin kayang lahat yan. Hanggang ganito lamang ang pwede namin maibigay. Kasi natural din naman, di ba? Yung pagiging, yung kayang ibigay ng employer sa empleyado ay depende lang din kung magkano yung kinikita, yung sales, yung income ng employer. Kaya hindi lahat nakakapag-demand. Hindi lahat ng demand ng employees ay kayang ibigay ng employer. Actually, yung rule pa nga ganito. Kung sakaling nagtrabaho ka sa mas malaking kumpanya, mas kakunti yung trabaho mo kumpara kung nagtatrabaho ka sa maliit na kumpanya. Kasi syempre, maliit yung kumpanya nila, nako-compress yung trabaho sa'yo. Pero kung nandun ka sa malaking kumpanya, nai-spread nila yung workload. So therefore, nakaka-focus ka sa isang specific na area. Common error po yun ng mga nagtatrabaho. Mas maganda pa rin sa malaking kumpanya. Specific talaga yung job description mo, mas maayos compared sa maliit. So going back, ang binabanggit lang natin, hindi lahat ng hinihiling ni employees ay kayang ibigay ni employer. Kaya nga nagkakaroon sila ng agreement, nagkakaroon sila ng collective bargaining. Okay? At pagkatapos ng lahat ng yun, kung sakali man na napagkasunduan na magbibigay sa mga empleyado, okay, ng incentives dahil doon, ng 10,000 per year at yun ay kaya ni employer, okay, therefore that will be exempt kasi nga, okay, kasalit sa listahan ng de minimis benefits. Again, combined with productivity incentives, okay. So yun na yan, pero kung sakaling more than that, again, pupunta yan dun sa 90,000 na ceiling. Okay, so ngayon, tapos ng masahin, tapos ng discuss yung mga kasama sa de minimis benefits. Dalawang bagay na lamang, okay? Bakit 90,000 yung ceiling? Ano sir ang technique mo dun? Kasi kung iisipin mo, di ba sa arithmetic, everything is equal to 100%. Okay? 10,000 kasi yung maximum sa de minimis benefits. 10,000. Magkano kulang para maging 100,000? 90,000. Kaya yun yung ceiling. Again, wala rin kwenta yun. Bahala na kayo kung yung gagamitin. Okay? Yung ating pananda. Yan po yung pangalawa. Ano? Okay? Yung unang konsepto natin. Ito na yung pangalawa. Okay? Kung naalala ninyo yung topic na tax minimization or tax avoidance, ginagamit itong de minimis benefits na to. Ang ibig kong sabihin, halimbawa, sasabihin ng employer, tataasan namin ang sweldo ninyo. Ng let's say, ng 3,000. Okay? So, ngayon anong mangyayari? Okay? Maaaring yung 3,000 na i-increase sa sweldo mo, magiging taxable. Kasi kasama yung sa regular na na sweldo mo. Okay? Pero paano kung ganito naisip nung accountant na kapag-advise? Boss, pwede bang huwag natin taasan ng sweldo yung mga yan, yung mga empleyado? But rather, magbigay tayo ng de minimis benefits. Sabihin nila, halimbawa, bigyan natin ng uniform and clothing allowance. Okay? So sabi, yan yun daw. Okay? So lumalabas na 3,000 yung increase per year. Gawin natin per year. Okay? So 3,000 per year. So sa halip na gawin siyang increase ng sweldo, ano gagawin? Bigyan na lang natin ng benefits. So pag binigyan mo ng benefits, hindi mo ginawang sweldo, gawin mong pera. O, di ba? Is magiging exempt. Okay? O halimbawa, sa halip na ganun, sabihin natin, bigas na lang. Bigyan na lang natin sila ng pabigas, 2,000 buwan-buwan. Sa halip na taasan yung sweldo, bigyan na lang ng pabigas. So, therefore, pag ginawang increase sa salary,
Okay? Taxable yun. Pero kung ginawang pabigas, taxable o hindi, hindi kasi kasama sa de minimis. So, ibig sabihin, tax avoidance in a sense na sila ang nag-set ng rule, hindi yan taxable. Sayawan mo. Di ba? Sa halip na magtaas ka ng sweldo, magbigay ka ng de minimis benefits. Gawin mo muna lahat. Di ba? Bigay mo muna lahat, tsaka ka magtaas ang sweldo. So, therefore, yun lang yung matatax. Yeah? So, again, it's dependent on that creativity. Pero siyempre, depende pa rin yan sa actual na workplace, kung ano yung talagang nangyayari. Pero kung nandun ka, kasama ka sa pinagdidesisyon, okay? Sa sweldo ng mga empleyado, you can do this. You can suggest mag-increase, magbigay ng de minimis benefits kaysa naman magtaas ng sweldo. Kasi nga, tax pa din yun. At least nabibigay mo ng buo dun sa mga empleyado. Hindi mo naman ninanakawan ang gobyerno kasi sumasayaw pa lang sa tugtog nila. Yeah? So kung sakali meron kang natutunan sa ating simpleng kwentuhan, maaari nyong ilike itong video discussion na to. Okay? Pero kung gusto mo pang may mas matutunan, nandito pa yung ibang mga discussion namin patungkol sa income tax. Maaari nyong mapanood. So yun lamang at maraming salamat.